masayang araw, mga bata! Isang araw na naman ng pagpapaunlad ng mga kapaki-pakinabang na kaalaman dito sa edukasyong pantahanan at pangkabuhayan. Siguraduhing tumutok sa mga aralin dahil sa EPP, ekstra panalo ang pagkatuto. Tara, magsimula na tayo! Ang pagkikita ay nalaman natin ang tinatawag na computer file system o pagsasaayos sa mga laman ng iyong computer para mas madali mo iyong ma-access. Ngayong araw ay mas pag-uusapan pa natin ito. Pero bago tayo magpatuloy, subukin muna natin kung natatandaan nyo pa ang nakaraan nating tinalakay. Simple lamang ang iyong gagawin. Ayusin ang mga letra ng mga salita upang mabuo ang tamang sagot. Una, ito ang dokumento o imaheng nakasulat o nakaimprenta sa papel. Tama! Ang tamang sagot ay hard copy. Sunod naman, ito ang elektronikong files na mabubuksan gamit ang computer at application software. Maaari itong maging Word document, spreadsheet, presentation, mga litrato, at mga audio at video files. Kung ang sagot mo ay soft copy, tama ka na naman, mahusay! Ikatlo, ito ay ang pagsasaayos ng files at datos sa computer sa paraan na madali itong mahanap at ma-access. Alam kong natatandaan niyo pa ito. Tama! Ito ay ang computer file system. Ito naman ang susunod. Ito ay isang storage device o imbaka na maaaring gamitin upang maingatan ang kopya ng mga files. Mahusay! Ang tamang sagot ay flash drive. Huling pagsubok. Ito ay pangalan na ginagamit upang madaling malaman ang isang computer file na nakasave sa computer. Magaling! Ang tamang sagot ay file name. Kahanga-hanga ang pinakita ninyong galing. Kaya bibigyan ko kayo ng fireworks clap. Ngayon naman, subukin natin ang inyong mga natutuhan sa ating aralin. Sabihin kung anong uri ng files ang inyong tinutukoy sa bawat sitwasyon. Una, si Irma ay nagtungo sa Luneta Park at doon siya nag-selfie habang naglalakad. Anong uri ng file ang kanyang mga larawan? Tama! Ang mga ito ay tinatawag na image file. Sunod naman,
Si Divina ay mahilig magluto at inilalagay niya ang mga ito sa kanyang vlog. Anong uri ng file ang nilagay niya sa kanyang vlog? Tama! Ito ay ang video file. Magaling! Isa pang sitwasyon. Ang puhunan at benta ni Gloria sa kanyang tindahan ay inirecord niya sa kanyang spreadsheet sa computer upang mas mabilis niya itong makwenta. Ano ang tawag sa file na ginawa ni Gloria? Tama! Ang spreadsheet ay isang document file. Ika-apat, upang makasali sa online class ang kanyang anak, nag-install ng video conferencing app sa laptop ang kanilang ama. Anong uri ng file ang ginamit ng kanilang ama? Tama! Ito ay ang program file. At ang ikalima, nag-voice record si Odette sa kanyang telepono dahil ito ay isa sa kanyang proyekto sa paaralan. Anong uri ng file ang ginawa ni Odette? Tama! Audio file ang kanyang ginawa. Kalugod-lugod ang inyong pinakitang galing sa pagsasagot. Pinatunayan nyo na marami kayong natutuhan sa ating aralin. Kaya naman, isang masayang pagbati sa inyong lahat. Hello! Kumusta kayo? Ako si Lizzie. Hi! Nakakatuwa talagang maalala ang mga masasayang lugar na napupuntahan natin noon, ano? Kaya hindi ko mapigilang balikan sa aking alaala ang mga nakatutuwang lugar na aking napuntahan. Ay, ang ganda. Magkano pa ito? Uy, maganda pang OOTD. Eto po, magkano? Eto. Malapit lang sa amin. Mura na at nakakaaliw pang mamili. Lalo na ng mga pang-OOTD. Siyempre, saan ka pa kung di sa Divisoria? Maganda ring puntahan dito ang Chinatown ng Pilipinas, ang Binondo. Uy, nice place. Picture na ako dito. Sunod naman ang Batangas. Maganda ang beach nila doon. Magaganda din ang tanawin at masasarap ang pagkain, lalo na ang kanilang sikat na lomi. Hindi ko rin malilimutan ang probinsya ng Quezon. Ang pag-akyat ko sa kamay ni Jesus at ang masaya nilang pista ng pahiyas. Napakakulay ng paligid. Nakakatuwang mamasyal at kumuha ng mga larawan sa mga lugar dito sa Pilipinas. Teka, mabuti pa, ipapakita ko sa inyo ang marami kong litrato dito sa computer ko. Andito lang yun eh. Teka, marami na pala akong nailagay na larawan dito sa computer ko. Nalilito na tuloy ako. Super Inay! Kumusta ka, Lizzie? Ako si Super Inay. Hindi lang basta-basta nanay. Dahil may kakayahan akong tumulong sa mga taong nangangailangan. Kahit ito ay patungkol sa electronics at teknolohiya. Alam kong ito ang problema mo ngayon. Opo, tama po kayo. Mabuti at dumating ka, Super Inay. Paano po ba ang gagawin ko dito? Nagkahalo-halo na kasi ang mga larawan ko dito. Madali lang yan, Lizzie. Maipapakilala ko sa'yo na makatutulong sa problema mo. Una kong ipapakilala sa'yo ang tinatawag na folder.
Ang folder ay ang directory o particular na lalagyan ng mga files. Katulad din ito ng mga folder na pinaglalagyan ninyo ng mga ginagawa ninyong proyekto sa iba't ibang asignatura na ipinapasa ninyo sa inyong mga guro. Ang folders ay maaari ding lagyan ng mga subfolders. Parang sa loob ng inyong kusina. May cabinet tayo para mailagay natin ng maayos ang mga garapon. At sa loob naman ng bawat garapon, doon natin inilalagay ang asin, asukal, paminta, at iba pa upang hindi tayo malito kapag nais natin itong gamitin. Ang cabinet ang magsisilbing folder sa computer at garapon naman ang subfolder. Kalimitan, nilalagyan pa nga natin ng pangalan ang mga garapon para hindi tayo malito kung ano ang laman pa nito sa loob. Naunawaan mo na ba kung ano ang isang folder? Para mas maintindihan mo, ay ipapakita ko mismo ito sa iyo. Una, syempre, i-click and turn on para bumukas ang inyong computer. Ikalawa, i-click ang start button na makikita sa taskbar at piliin ang documents. Katulad nito ang makikita kapag binuksan ng documents folder. I-click ang organize button na makikita sa toolbar sa itaas at kaliwa ng screen. I-click ang new folder. Pansinin na magkakaroon ng bagong folder. Kung hindi mo makita ang organize button, i-click ang new folder na makikita malapit sa organize button. Kaunti na lang at malapit na tayong matapos sa paggawa ng folder. Ika-anim, i-type sa kahon sa ilalim ng folder ang pangalan na nais mo para sa folder na gagawin. Ito ang magiging folder name. Halimbawa, Travels 2018, Travels 2019, Travels 2020. Ikapito, i-press ang enter sa keyboard. Mayroon ka na ngayong folder kung saan pwede kang mag-save ng files. Ayan, Super Inay! Nakagawa na ako ng isang folder! Magaling! Hindi pa tayo natatapos dyan. Dahil may pupuntahan pa tayong susunod na destinasyon, ipapakita ko sa iyo ang subfolder. Una, buksan ang ginawang folder sa pamamagitan ng double click o pag-click dito ng dalawang beses. Ikalawa, muling gawin ang hakbang kanina sa paggawa ng isang new folder. Magkakaroon muli ng bagong folder. Ito na ang tinatawag na subfolder. I-type ang mga gawain o kung ano man ang nais ninyong ipangalan bilang pangalan nito. Halimbawa, Manila Tour, Batangas Tour, at Quezon Province Tour. At ang ika-apat, i-press ang enter sa keyboard. Ayan, Super Inay! Nakagawa na ako sa aking computer! Magaling! Ngayon ay marunong ka ng gumawa ng subfolders sa loob ng iyong folder. Makatutulong ito upang mas mabilis mong mahanap ang iyong mga naisave na files. May isa pa akong mahalagang ituturo sa iyo. Ito ay ang paraan ng paglagay ng mga files sa folders at subfolders. Una, i-click ang start button na makikita sa taskbar. Sunod naman ay i-click ang pictures folder. Pagbukas ng pictures folder, pumili ng larawan na nais ilagay sa inyong ginawang folder. Sunod ay piliin ang copy. Ginagamit ang copy command upang gumawa ng iba pang kopya ng isang file. Matapos itong i-copy,
Muling buksan ang folder na ginawa mo kanina at ang subfolder na paglalagyan mo ng mga larawang napili. Pag nabuksan na ang paglalagyang subfolder, i-click muli ang Organize menu bar at piliin ang Paste. Ang Paste command naman ay ginagamit upang ilagay ang kinopyang file sa folder na nais mong paglagyan. Matapos nito, magkakaroon na ng kopya ng larawan sa loob ng subfolder. Ayan! Sa aking folder na Travels 2019, makikita ang mga larawan ko sa Maynila, Batangas, at Quezon Province. Maraming salamat po! Masaya akong makatulong! Oh, paano? Pupuntahan ko muna yung iba pang mga nangangailangan ng tulong. Paalam! Paalam po! Sandali lang mga kaibigan ha! Aayusin ko lang muna ang mga files sa folders at subfolders. Dagdag kaalaman mula kay Super Inay. Kung maaari tayong gumawa ng kopya ng files, maaari rin tayong magbura nito. Narito naman ang paraan ng pag-delete ng file sa iyong computer. Una, buksan ang subfolder ng mga larawan. Ikalawa, i-click ang larawang nakasave. I-click ang Organize button na makikita sa menu bar na folder at piliin ang Delete command. Ang command na ito ay nagbubura sa file na nais mong maalis. Ikatlo, kapag na-delete na ang larawan, mawawala ito sa folder at mapupunta ito sa recycle bin, kung saan maaari mo itong restore kung nais mong ibalik sa folder. Kaya kung mayroon kayong na-delete na file sa inyong computer na hindi ninyo sinasadya, maaari kayong pumunta sa recycle bin upang makuhang muli ang mga kopya. Ngunit, dapat ninyo ring malaman na may mga gadgets na walang recycle bin tulad ng cellphone at tablet. Kaya naman, pag-isipang mabuti kung nais ninyo talagang burahin ang mga files na iyon. Sapagkat hindi ninyo muling maibabalik pa ang mga nawala o binura ninyo. Marami na naman tayong natutuhan mula kay Super Inay. Labis ang aking kaligayahan, kaya't narito ang malaking puso para sa inyo. Inaasahan ko na mas magiging maayos kayo sa paglilipit ng inyong mga gamit at gayon din sa inyong files sa computer. Sadyang napakahalaga ng pagsasaayos ng mga files, soft copy man ito o maging hard copy. At kailangan ng masusing pag-iingat upang magamit natin sa mahabang panahon. Sana ay naging kapaki-pakinabang ang inyong naging kaalaman ngayong araw. Kung nais ninyong balikan ang ating iba pang aralin, ay maaari ninyong bisitahin ang official YouTube channel ng DepEd TV. Muli, ako si Ma'am Lizelle na nagsasabing sa EPP talagang ekstra panalo ang pagkatuto. Hanggang sa muling pagkikita, ingat po tayong lahat! Paalam!